Isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Totoo palang nakaka-addict ang Papa Dudut Stories kasi kahit ako na hindi masyadong nakikinig sa radyo ay na-hook up sa tema ng programa mo at naging palagian din ang pagtuto ko sa inyo. Kahit na medyo nalilate ako sa pagtulog ay ayos lang. At pagating ko pa lamang sa opisina na pinapasukan ko ay naka-headset na ako para makinig sa mga totoong kwento sa programa mo. Ang iyong YouTube channel kasi ay isa sa mga nagpapawala ng pagkadismaya ko sa buhay. Anyway, itago mo na lamang ako sa pangalang Yui. 27 years old at isang encoder sa isang distributor company. Kung tungkol sa family ko ang pag-uusapan. Maswerte ako kasi mapagmahal ang mga magulang ko at idagdag ko pa ang tatlo kong kuya na sobrang supportive sa akin. Papa Dudut, hindi na ako magkukwento masyado sa kanila kasi wala naman doon ang storya ko. Kung sa love life ko naman ang pag-uusapan, wala naman akong masyadong masasabi dahil mapalad ako at nagkaroon ako ng boyfriend na mapagmahal. Maalaga at mahaba ang pasensya. At kayang sakyan ang mga trip at kalokohan ko sa buhay. Sa totoo lang kasi, Papa Dudut, ako kasi yung babaeng parang walang kaseryo-seryoso sa katawan. Makulit din ako at puro kalokohan ang alam. Kaya nga nang ligawan ako ni Ron, hindi totoong pangalan, ay hirap na hirap siyang hulihin ang ugali ko. Pero sabi nga nila pasasaan pa at magbubunga din ang lahat ng mga pinaghihirapan niya. Sa madaling salita ay magiging kami ni Ron at mahigit 2 taon na rin kaming nagsasama. Pero akala ko na ganun lang kami ni Ron, na palaging masaya at hindi nag-aaway. Nang matanggal ako sa trabahong pinapasukan ko ay doon nagsimula ang hindi namin pagkakaunawaan. Masyado kasi akong nadismaya dahil sa hirap ng paghahanap ng trabaho. Kahit na parehong recruiting agency lamang kami ni Ron, buti na lamang at mahaba ang pasensya ni Ron at kasabay ng pagdarasal namin sa Diyos ay nakahanap ulit ako ng trabaho. Na-hired ako bilang encoder sa isang malaking supermarket at doon nagsimulang subukin ng tadhana ang pagmamahal ko sa boyfriend ko. Grabe, unang araw ko pa lang dito sa opisina, ang dami kaagad na pinapagawa sa akin. Bulong ko sa aking sarili. Sa sobrang abala sa pag-i-encode ay hindi ko na malayang lumapit sa akin ng isa kong kasamahan sa trabaho. Yui, break time na. Inform nito sa akin. Napatingin ako sa orasan. Break time na nga. Hindi ko napansin dahil tutok ako sa trabaho ko. At syempre kailangan magseryoso at magpa-impress dahil baguhan pa lamang ako. Anyway, kaloka ha. Ikaw lang ang mag-isang girl dito sa apartment ninyo ha, puro boys ang mga kasama mo. Natatawa niyang wika. O nga eh, alam mo, kanina pa nga akong medyo nako-conscious eh kasi panayang tingin nila sa akin, ang sabi ko naman. Nako, ganun talaga ang mga lalaking yan. Pero Yui ha, mag-ingat ka, puro playboy ang mga naririto. Uy, Chacha, anong chinichismis mo kay Yui? Ikaw ha, kabago-bago ng tao. Hinahawahan mo maging chismosa sa way ng isang lalaking katrabaho ko na nakilala ko sa pangalang Rick. Sinasabayan ko lang si Yui na mag-break time. At saka binabalaan ko na rin na ang mga lalaki sa department na ito ay puro mga playboy kaya mag-ingat siya. Sarkastikong wika ni Chacha sa lalaki. Pagkatapos ay nagpaalam na ito para bumalik sa kanyang desk. Hindi ko naman namalayan na may isang lalaki pa ang lumapit sa desk ko. Rick, ano, hindi ka pa ba mag-break? Tanong ng lalaki kay Rick. Mamayang kaunti na, hintay na natin si Yui, wika niya. Pagkatapos ay bumaling si Rick sa akin. By the way, magkakilala na ba kayo ni Jet? Ha, Yui? Ha, eh, hindi pa eh. Nahihiya akong sagot. Agad namang nakipagkamay si Jet sa akin. Hi, I'm Jet. Nice to meet you. Pasensya na kung hindi kita nabati kanina kasi pinatawag ako sa meeting ni Sir Jake. Okay lang yun. Anyway, I'm Yui. Napangiti si Jet sa akin.
Yui? Interesting name. Ilan taon ka na? 23, sagot ko. Bata ka pa pala. Anyway, I'm 27, sagot naman niya. Naku Yui, pinabalaan na kita dyan kay Jetta, makulit yan, papansin at mahilig mangasar. Kaya habaan mo ang pasensya mo. Natatawang wika ni Rick patungkol sa kanyang kaibigan. Shut up Rick, huwag mo nga akong sirahan kay Yui. Baka ma-disappoint ka agad sa akin yan eh, sa why ni Jet. Napangiti na lamang ako. Don't worry Rick, mahabang pasensya ko. Hindi siya oobra sa akin, mas pasaway ako, I tell you. Natawa naman si Rick sa sinabi ko. Naku Jet, mukhang may katapat ka na ha, ang baling nito sa kaibigan. Ngayong sinisiraan na ako ni Rick sa'yo Yui, it's my turn naman. Mag-ingat ka kay Rick, babaero yan. At ang sama pa, may asawa na yan, natatawang pagbubuking ni Jet. Naku tumigil ka nga, at saka ikaw rin naman may asawa na, saway pa ni Rick. Nagpatuloy lang sa pang-aasar si Jet sa kaibigan. Pero at least, hindi ako babaero. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. E teka, ikaw Yui, I suppose wala ka pang asawa. Oo wala pa akong asawa pero may boyfriend na ako. Pagtatapat ko sa kanila. Ouch pare, natamaan ako dun. Sayang, akala ko pa naman single. May panghihinayang na wika ni Rick. Si Yui, lumabas din ang katotohanan na pinopormahan ka lang ni Rick kahit na may asawa na siya. Natatawa niyang sabi sa akin at natawa na lang din ako. Nako pare, tumigil ka na nga. Baka sa kakaganyan mo eh, mag-resign na lang si Yui dahil sa sobrang disappointment sa atin. Yui ha, huwag kang madidisappoint sa amin. Huwag kang mag-alala. Mababait kami at palakaibigan, ang sabi pa ni Jet. Huwag kayong mag-alala Jet, Rick. Hindi ako nadidisappoint sa inyo. Actually, I like you both. Masaya kayong kasama. Pag-amin ko sa kanila. At dahil ikaw ang baguhan dito, ililibre kita. Pag-aya pa ni Jet. Natuwa naman ako. Talaga Jet? Naku salamat ha. Ayan, sumisimple nga na kay Yui ha. Naku Jet, style mo bulok. Pang-aasar pa ni Rick kay Jet. Hindi ko makakalimutan ang first day ko sa work Papa Dudut. Nahihiya ako noon sa mga ka-office mate ko na halos mga lalaki. Pero ayos lang naman kasi mga mababait naman sila. At isa na roon si Jet. Nung una ay hindi ko talaga siya napapansin. Pero dahil sa sobrang kulit niya kapag nasa selling area kami at dahil sa madalas niyang pang-aasar sa akin ay nabaling talaga ang atensyon ko sa kanya. Sweet at napaka-gentleman niya sa akin. Akala ko ay ganoon din siya sa ibang mga babaeng katrabaho niya pero nang mag-birthday ang isa naming kasamahan na si Rick, isang katotohanan ang aking nalaman. Alam mo ba Yui, yung si Jet? Malakas ang tama niyan sa'yo. Pagbubulgar ni Rick sa kaibigan niya. Napatingin lamang si Jet sa akin na tila nahihiya. Sorry Jet, pero hindi ako pumapatol sa may asawa. Diretsa ko sa kanya. That's my girl Yui. Huwag kang magpapahuli sa mga palabok fiesta ng lalaking yan. Ang wika naman ni Chacha na noon ay lasing na. Yui, can I talk you for a second? Doon tayo mag-usap sa labas. Bulong sa akin ni Jet. Pumayag naman ako at pasimple kaming dalawa na lumabas ng bar. O bakit? Ano bang pag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya nang makalabas kami. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa iyo. Actually, matagal ko nang gustong i-express sa iyo itong nararamdaman ko. Nahihiyang pag-amin ni Jet sa akin. Na mahal mo ko? Tama ba ako Jet? Diretsyang tanong ko sa kanya. Oo Yui, alam mo ba, simula nang dumating at makilala kita, hindi na kita mabura sa isipan ko. Ikaw ang palagi kong naiisip. Ewan ko ba pero hindi ako mapakali o hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita o nakakausap. Siguro'y napana ako ni Cupido. Hindi ko na pinatapos pa ang sinasabi ni Jet nang magsalita na kaagad ako. Alam mo ba, yung mga sinasabi mo ha Jet, naku lasing ka na nga eh, weak ako na lang. Pero ayaw kong pumasok talaga sa isipan ko na pumatol sa lalaki may asawa na. Hindi ako lasing Yui,
Palagi ko umiibig na ako sa iyo. Pagtatapat pa niya sa akin. Huminga ako ng malalim bago kalmadong nagsalita sa kanya. Jet, alam mo namang nakatali na tayo sa kanya-kanya nating relasyon kaya imposibleng maging tayo. Posible, Yui. Kung gusto nating pareho ang isa't isa, pwede nating hamakin ang lahat. Reply niya sa akin. Patawarin mo ako, Jet, pero hindi ko kayang sumira ng pamilya. Yon ang huli kong sinabi sa kanya pagkatapos ay bumalik na ako sa loob ng bar habang iniwanan si Jet na nakatayo lamang at pinagmamasdan ako habang lumalayo. Papa Dudut, sobra talaga akong naguluhan sa mga sinabi sa akin ni Jet na mahal niya ako. Hindi ko alam kung dulot lamang yon ang spirito ng alak. Pero sa mga nakikita ko sa mga mata niya ay seryoso siya sa mga sinasabi niya sa akin na mahal niya ako. At hindi niya ako mabura sa isipan niya simula nang makilala niya ako, Papa Dudut. Aaminin ko na may pagtingin din ako kay Jet, kaso may pamilya na siya kaya malabong maging kami. Bukod sa mas matimbang pa rin sa puso ko si Ron kesa sa kanya. Pinalagpas ko yon, Papa Dudut, nagpretend ako na parang walang nangyari. Pero talagang sinusubukan ako ng tadhana. Nang magkaroon ng company outing sa aming opisina sa isang resort sa Puerto Galera ay muling nagtapat sa akin si Jet. Natatandaan ko ang gabing yon. Karamihan noon ay abala sa inuman at videoke. Habang ako ay nagtatampisaw lamang sa swimming pool. Maya-maya ay sinamahan ako ni Jet. Yui, natatandaan mo ba yung sinabi ko sa iyo noong birthday ni Rick? Tanong niya sa akin. Jet, ang sabi ko pero wala akong masabi ng gabing yon. Napatingin lamang ako sa kanya. Mahal kita, totoo yung sinasabi ko sa iyo. Pagkumbinsin niya sa akin. Papa Dudut, sa puntong yon ay gusto ko nang maniwala at tanggapin ang pagmamahal niya. Kaso ay binabagabag ako ng aking konsensya. Alam mo namang hindi pwede maging tayo. May boyfriend na ako at may pamilya ka na. Alam ko. Pero anong magagawa ko? Mahal kita. Ikaw ang nilalaman itong puso at utak ko. Alam nga naman na pigilan ko ito. Patuloy kong nilabanan ang tukso kahit na alam kong malapit na akong matalo. Jet, hindi ka ba nakukonsensya sa mga sinasabi mo? Ano na lang kaya ang sasabihin sa atin ng asawa mo kapag nagkataon? Jet, ayaw kong manira ng pamilya. At saka masisira ang relasyon namin ni Ron nang dahil lang sa'yo. Wala naman akong balak na manggulo sa relasyon ninyo ng boyfriend mo at sirain ang pamilya ko pero... Pero kahit sa kaunting pagkakataon ay ipakita natin sa isa't isa ang totoong nararamdaman natin, ang wika ni Jet. Mahal na mahal kita, Yui. Sana eh, huwag mong pigilan ang sarili mo na mahalin ako. Dagdag pa niya. Sa pagkakataong yon ay nawala na ang aking depensa. Kinain ko ang aking prinsipyo dahil sa pag-ibig. Bumigay na ako noon sa tuksong hatid ng lalaking nasa harapan ko. Sige, Jet. Gawin natin ito. Total naman ay mahal kita kahit noon pa. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero biglang bumigay ang puso ko sa sinabing yon ni Jet. Hindi ko maintindihan noon ang sarili ko at para akong nasa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato. Mahal ko si Ron pero nagkakapuwang na sa akin si Jet. Samantala ay palaging sinasabi sa akin ni Jet na wala daw siyang balak na manggulo sa relasyon namin ni Ron dahil pamilyado na rin siya. Parang emyo lang daw o magulong usapan. Naging kami ni Jet para sa amin ay laro lang ang lahat, ang palipas lang. Naging kami lang kapag nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama at kapag wala ay balik kami sa normal. Parang walang nangyari. Umayag po ako sa ganong setup, Papa Dudut. Dahil nga laro lang naman yon. Papa Dudut, kahit na may boyfriend na ako ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikipaglaro kay Jet. Naging madalas ang pagsama-sama namin ni Jet sa mga gigs and events sa opisina namin. Sa office naman ay madalas kaming mag-usap ni Jet kahit na wala namang masyadong pag-uusapan. At kapag lunch break ay madalas kaming magkasabay kumain. At kung hindi naman pareho ang schedule namin, ay pinagtitira namin ang isa't isa ng pagkain, Papa Dudut. Yun ang tinatawag naming no string attached na relasyon namin ni Jet.
Sa kabilang banda ay hindi ko napapansin na nawawala na ako ng oras para kay Ron. Doon ay naging madalas ang pagtatalo namin tulad na lamang isang gabi. Nawawalan ka na ng panahon sa akin, Yui. Napapansin ko na unti-unti mo na akong kinakalimutan. Reklamo sa akin ang aking boyfriend. Ron, hindi kita kinakalimutan. Nakokonsensya kong wika. Ah, talaga? Yung birthday ko, hindi mo nakalimutan? Sarkastiko niyang balik sa akin. I'm sorry, hindi ko sinasadyang makalimutan ang birthday mo. Marami lang kasi akong ini-encode na paper sa opisina. Sobrang busy ako nitong mga nagdaang araw. Pangangatwiran ko. Hindi ka twiran na busy ka kaya nakalimutan mo na ako. Kasi ako kahit na busy ako, never kitang kinalimutan. Yui, alam mo ba, ang sakit-sakit ng ginagawa mo sa akin. Balik niya sa akin. Nakaramdam ako ng awa nang makita kong lumuluha na ang kanyang mga mata. Nakalimutan mo na kasing may boyfriend ka. Sa totoo lang ay nagsiselos na ako. Baka kasi may iba ka ng mahal, dagdag pa niya. Ron, ikaw lang ang mahal ko. Alam mo ba yan? Insist ko. Bagamat aminado akong nawawala na ako ng pagmamahal sa kanya dahil kinukuha yun ni Jen. Napapansin ko kasi na mas importante pa yata sa iyo ang mga office mate mo kaysa sa akin. Palagi mo silang kasama kaysa sa akin. Mas inuuna mo pa ang lakad ninyo ng office mate mo kaysa sa lakad natin. Yui, alam mo ba? Sa tuwing naaalala ko yung nadudurog ang puso ko, reklamo pa niya. At saka sino si Jetty? Aksidente ko kasing nabasa ang text message sa phone mo. Nagulat lang ako kasi puro love quotes ang pinapadala niya sa'yo. Natahimik ako. Para hindi mahalata na may katext akong ibang lalaki, binago ko ang pangalan ni Jet sa phone book ko. Ginawa kong pambabae para sakaling mabasa yun ni Ron ay hindi siya magdududa. Ha, si Jetty, office mate ko yun na babae, kaibigan ko, pagsisinungaling ko. Ganun ba? Parang hindi naniniwala sa akin ang boyfriend ko. Ron, pinagdududahan mo ba ako? Huminga muna ng malalim si Ron bago nagsalita. Hindi naman. Nararamdaman ko naman na faithful ka sa akin. Ang kinakasamahan ng loob ko ay nakakalimutan mo na ako. Pangako, Ron, hindi na mauulit yon. Ano, nagtatampo ka ba sa akin? Lambing ko sa kanya. Sa puntong yon ay pinahid na niya ang mga luha sa mata. Hindi na, Yui, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang lakas ko. Hindi ako mabubuhay kapag wala ka, ang sabi pa niya sa akin. Papadudot, dahil sa madalas akong kasama sa mga bandingan ng aming mga kaopisina ay nagselos na si Ron. Kung sa bagay, may karapatan siyang magselos dahil talagang wala na akong panahon sa kanya. Lahat kasi ay napunta kay Jet. Yun nga lang, hindi ko lang noon maamin sa sarili ko na may pagkakamali ako kasi hindi ako madaling tumanggap ng pagkakamali. Pero dahil sa gustong isave ni Ron, ang relationship namin ay nagpakamartir siya. Hinabaan na lamang niya ang pasensya niya at palaging siya ang sumasalo ng pagkakamali ko. Samantala, ginawa ko pa rin ang lahat para hindi makahalata si Ron sa ginagawa kong pagtataksil sa kanya. Mas lalo kami nag-iingat ni Jet sa aming relasyon, pero ang akala kong no strings attached relationship namin ni Jet ay mas lalong titindi pala. Isang gabi matapos magkayayaan ang mga katrabaho ko na uminom sa isang bar ay nalasing ako. And the rest is history. Oo, Papa Dudut, nagmotel kami at syempre may nangyari sa aming dalawa. Nung una, aaminin ko na masarap sa pakiramdam habang nag-release kami ng init ng aming mga katawan. Pero nang makaraos ay biglang pumasok sa isipan ko si Ron at hindi na ako tinigilan ng aking konsensya. Napansin ni Jet na parang umiiyak ako kaya tinanong niya ako kung ano nangyari sa akin. Jet, nakukonsensya ako. Ano na lang kayang sasabihin ni Ron sa akin? Nag-worry kong tanong hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa aking sarili. Huwag mo nang isipin yun. Hindi naman niya alam eh, ang wika ni Jet habang sinusubukang pakampantehin ako. Eh ikaw, ano na lang ang sasabihin ng asawa mo kapag nalaman niya na may nangyari sa ating dalawa? Hindi ka ba nakukonsensya na pinagtaksilan mo ang pamilya mo? Tanong ko sa kanya. Yui, please, tanging nasabi niya.
Hindi dapat nangyari ito sa atin. Pagkatapos noon ay humagulhol na ako. Nahihiya ako sa aking sarili dahil pagkatapos kong magpakasaya ay eto ako at umiiyak na naman dahil nagpadala ako sa tukso. I'm sorry Yui, kasalanan ko. Inakit kita. Mukhang nakonsensya na rin si Jet. Kasalanan ko din kasi nagpadaig ako sa tukso. Alam mo Jet, ngayon ko lang na-realize na maling-mali ang relasyon natin. Maraming tao kasi ang masasagasaan ng relasyon natin. Wala itong magandang patutunguhan, ang sabi ko sa kanya. Patawarin mo na ako. Pangako, hindi na ito mauulit pa. Mahinang wika ni Jet. Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo, diretsa kong sabi. Matagal na nahimik si Jet. Siguro ay pinag-iisipan kung ano ba talaga ang papel ko sa buhay niya. Hanggang sa mamayang kaunti ay nagsalita na ulit siya. Yui, please don't. Mahal kita. Mahal o para usan mo lang ako? May asawa kang tao, Jet. Ayaw ko ng ganitong klase ng setup. Pagod na ako. Yon ang sinabi ko sa kanya. Nang tanungin naman niya ako kung mahal ko pa rin siya, ang sagot ko ay mahal kita, Jet. Pero mas mahal ko pa rin si Ron kesa sa iyo. Sa puntong yon ay naiyak na si Jet. Yui, ang sakit pala nito. Kailangan nating tanggapin na hanggang dito na lamang ang relasyon natin. Kailangan ko nang umalis, baka hinihintay na ako ni Ron. Pagkatapos noon ay bumangon na ako at mabilis na nagbihis ng aking damit. Yui, nakikiusap ako. Huwag mo naman akong iwanan. Pagmamakaawa pa niya sa akin pero buo na noon ang aking desisyon. Paalam Jet, salamat sa lahat. Yun ang huli kong sinabi kay Jet, hudyat ng pagtatapos ng aming love story. Kinalimutan namin ni Jet ang isa't isa at pinutol na namin ang ugnayang namamagitan sa amin. Sa tingin ng iba ay ganoon lang kadali kaming naghiwalay pero ang totoo ay sobra kaming nahirapan ni Jet dahil pilit naming binubura sa puso't isipan namin ang pagmamahala namin. Pagkatapos noon, Papa Dudut ay nag-decide na akong bumalik muli kay Ron. Na noong mga panahong yon ay walang kaalam-alam sa naging ugnayan namin ni Jet. Nang bumalik ako kay Ron ay humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa kawalang ko ng panahon sa kanya ay madali niya ako napatawad pero never niyang nalaman ang pagtataksil ko sa kanya. Hindi ko ipinagtapat sa kanya kasi natatakot ako mawala si Ron sa akin. Doon ko po na-realize na hindi ako mabubuhay na wala si Ron. Nalaman ko ang kahalagahan niya sa buhay ko dahil sa pagmamahal ko kay Ron. Ay nangako ako na ang pakikiapid kay Jet ang huling kalokohang gagawin ko. At magpapakatinuna ako, Papa Dudut. Samantala bumawi ako sa aking boyfriend. Muli ko siyang minahal ng tapat. Pinunan ko ang lahat ng mga naging pagkukulang ko sa kanya noon. Never ko siyang kinalimutan bagkos ay araw-araw ko siyang inaasikaso. Nag-live-in na rin kami at namuhay na parang mag-asawa. Masayang-masaya naman kaming pareho lalo na ako dahil nararamdaman ko talagang mahal ako ni Ron. At doon ko talaga na-realize na tama ang desisyon ko. Na mas piliin ko si Ron kesa kay Jet. Hindi nga nagtagal ay nag-propose na rin siya ng kasal sa akin. Na siya ko namang tinanggap. And to make the story short, after 6 months ay naikasal din kami ng asawa ko. Sa kabilang banda nang malaman ito ni Jet ay nag-resign na siya sa kanyang trabaho at wala na akong naging balita pa sa kanya. Ngayon ko lang ito na i-share, Papa Dudut, dahil nga sa takot akong mabulgar ni Ron. Yung mga pangalang ginamit ko dito ay pawang gawa-gawa lamang para hindi ako mabuking na ako ang sumulat sa inyo. Sa totoong kwentong ibinahagi ko ay aminado ako na naging marupok ako. Ngunit sabi nga nila, sa lahat ng pagkakamali ay natututo na tayong itama ang lahat. Learn from our mistakes and be strong. Kontrolin ang anumang emosyong sa tingin mo ay maaring makasira sa buhay mo at ng ibang tao. Lastly ay natutunan kong maging tapat. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya pa rin kaming magkasama ni Ron at kamakailan lang ay nagdiwang kami ng 5th anniversary. Masasabi kong going strong talaga ang relationship namin ni Ron. Papa Dudut, binaong ko na sa limot ang lahat ng mga alaala ko kay Jet. Nagmature na rin ako, Papa Dudut, at labis kong kinatuwa yon at kinatuwa din ni Ron. And before the year ends ay nakatakda akong mga anak sa pangalawa naming anak.
Salamat po sa pagbabasa ng sulat ko, Papa Dudut. Okay lang kahit na hindi ito maere. Ang sa akin lang ay na-share ko ang love story ng buhay ko at syempre makakuha man lang kahit ng kaunting payo. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, sana isang araw ay ma-meet kita in person. Maraming salamat po sa inyong mga listeners at sa iyo, Papa Dudut. Lubos na nagpapasalamat, Yui. Maraming salamat sa iyo, Yui, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng pag-ibig sa Papa Dudut Stories. Mahirap labanan ang tukso lalo na kung pinanganak kang marupok. Pero pwede mong iwasan kung ikaw mismo ay may disiplina sa iyong sarili. Kung kontento ka sa taong mahal mo, kahit sino pa ang dumating sa buhay mo, hindi ka padadala sa tukso. Sa lagay mo, Yui, noong una ay hindi ka nakontento sa iyong boyfriend na si Ron, kaya nagpadala ka sa tuksong hatid ni Jet. Pero later on ay narealize mo kung gaano kahalaga sa buhay mo si Ron, kaya sa huli mas pinili mo siya kesa kay Jet. Mga kaibigan, ang tukso ay nandyan lamang yan, pero ang kontrol na tanggihan ng tukso ay nasa atin yan. At sa mga may mahal sa buhay ay huwag mong hayaang mawala ang taong mahal mo nang dahil lamang sa tukso. Matuto at maging matapang kang ipaglaban siya. At dahil sa naliligaw siya ng landas ay gumawa ka ng paraan para dalhin siya sa tamang daan. Pero kung sadyang marupok ang taong mahal mo at hindi paaawat, ay hayaan mo. Pakawalan mo. Magpakalayo-layo ka. Hayaan mong ma-realize niya ang kanyang pagkakamali at kung bumalik siya sa iyo at naramdamang mong mahal niyo pa rin ang isa't isa, tanggapin mo ang kanyang sorry at bigyan mo siya ng second chance. Pero gabayan mo siya para hindi na siya maligaw pa muli ng landas. Mahalin mo siya ng higit pa sa ibinibigay mo sa kanya noon para hindi na siya tumingin o maghanap pa ng iba. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.